Ayan, characteristics of the Bible as the word of God. So ano ba yung katangian ng Bible? Tayo mga tao, meron tayong katangian, di ba po? Meron tayong sabi natin, ah, yung taong yan, yan ay mabait. Ah, yung taong yan ay matalino. Yung taong yan ay mapag, sabi ko, mapagpatawad or maiksi ang kanyang, sorry, mahaba ang kanyang pasensya. Ayan, so, ano ba yung katangian ng Bible? So, pag-usapan po natin ito, based din po dito sa Bible po. Okay po? Okay po, handa na po ba tayo? Okay, una po, sabi dyan, isa sa katangian ng Biblia, ito ay holy or banal. Naniniwala po ba tayo na ang Bible is holy or banal? Ayan, sabi nga dyan, Bible is holy or banal because God is a holy God. And that means His words are holy too. So kung naniniwala po tayo na ang Diyos ay banal, so kung ano may nanggaling sa Kanya, lahat na nagmumula sa Kanya, banal, di ba? Ano ba pag sinabi natin banal or holy? Pag sinabi po natin banal, ibig sabihin po natin set apart or separated or iwalay po tayo. Kaya kung mapapansin po natin, ang Bible nagbubukod-tangi po sa aklat sa lahat, di ba po? Sa ating mga Kristiyano na nahihiwalay din po tayo sa iba, di ba? Meron tayong tinatawag na, ay, Kristiyano yan, kaya hindi na natin nakakasama sa ganitong gawain natin. Parang masyado tayong malayo sa mundo. Ano, huwag po tayong magtataka kasi lahat po tayo, sabi nga, holy or banal, set apart or separated doon sa tinatawag natin makamundong gawain. Ayan, so ang Biblia po, ito ay banal. Sabi po sa unang Samuel, magsulat na lang po tayo para... Unang Samuel chapter 2 verse 2, sabi diyan, kayo lamang ang banal, Yahweh. So si Yahweh lamang ang banal o ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Sa Awit 99 verse 9, siya ay ating Panginoon. Siya ay ating Diyos na banal. Sa Pahayag po chapter 4 verse 8, sabi doon yung pananambahan sa langit, meron dong inaawit yung mga nilalang, sabi doon, banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. So yan, ang Diyos po natin ay banal, kaya sabi nga po natin yung nakaraan, di ba? Ang Bible po ay Word of God. Ano? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Marami po tayong mga verses na pinag-aralan last week na nagpapatunay na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Bagamat sinalin po siya ng mga tao, sabi nga natin, it is inspired by God, by the Holy Spirit. Di ba po? At sabi rin natin sa Genesis pa lang, sabi doon, pinatunayan na. Sabi nga, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao. Ibig sabihin, salita ng Diyos ang ginamit niya, di ba po, para likhain ang lahat ng bagay. So yan. So una po, ang Biblia po, ito ay banal or holy. Okay po? Next po ay, ang Biblia po ay powerful or makapangyarihan. Paano po ba natin masasabi na ang Biblia po ay powerful o makapangyarihan? Pero po ba gusto magsalita? Brother, Leicester, kaya. Paano po natin masasabi na ang Bible ay powerful or makapangyarihan? Can you give example na masasabi natin ang Biblia ay makapangyarihan sa ating buhay, sa ating mga tao? Example po kaya. Paano natin masasabi natin? Wala parang sa isang pinapay. Walang matigas na pinapay sa panginginan. So, walang matigas sa puso sa pag-ibig ng Diyos. Balik pa. Pwede makapangyarihan. So, kahit yan ako sa may kakay mo. Okay, yan. Exactly po. Makapangyarihan ng salita ng Diyos, naniniwala po ako rito. Kasi, the first time po na marinig natin salita ng Diyos, parang meron ginagawa sa ating puso, sa ating buhay. Hindi po ba? Ito lang po yung bukod-tangi aklat na nakakapagpabago ng buhay ng tao. Wala po ba ngayon? Meron po ba tayong mga ibang mga aklat na nababasa na kayang baguhin ang ating buhay? Na nagsasabi ng totoo? Ang Biblia po, honest ito. Kasi hindi niya tinatakpan yung kung ano man yung gawain masama ng tao. Hindi niya sinasabi, hindi. Kasi tinatago niya yung talagang direkta siya. Pag sinabi ng Bible na talagang masama yan, masama po yan. Di ba po? So ang Bible po ay nagbibigay ng... Sabi, nagbabago ng buhay natin, sabi ni Brother Leicester. So, ang Bible po, ito ay makapangyarihan, powerful. And sabi natin, it is a word of God. So, ibig sabihin, God is a powerful God, and that means His words are powerful. Di ba? Kung ang Diyos natin ay makapangyarihan, at nagmula sa Kanya ito, ang kanyang mga salita, ibig sabihin, ang kanyang salita ay makapangyarihan. Sabi nga sa Jeremiah 23:29, ito ay nahilantulad sa apoy. At sa martilyo, sabi diyan. So, ito yung tulad sa apoy na kayang tumupok
kahit gano'ng, sabi nga, gano'ng matigas yung puso mo, gano'ng kakulit, gano'ng kapasaway sa Panginoon, pag narinig mo ang salita ng Diyos, binabago ang buhay mo, di ba? Sinusunog lahat ng meron tayong masasama at damo sa ating mga puso. So, ito'y katulad din ng sabi Matilio, kayang basagin, matitigas malalaking bato. Ganon ka-powerful po ang salita ng Diyos. Naniwala po ba tayo doon? Yan. Kaya kahit gano'ng katigas yung puso mo, kapatid, kahit ngayon yung sabi ng pinakamasamang tao, di ba? Kayang baguhin yung salita ng Diyos. So yan, the Word of God, the Bible is powerful. Next po, ito ay useful or kagamit-gamit. So saan ba kagamit-gamit ang Biblia sa buhay natin mga pananampalataya? Sabi dyan, sa 2 Timothy 3.16, all scriptures breathed out by God and profitable for teaching, reproof, for correction, and for training in righteousness. Sa Tagalog po ay ganito, lahat ng kasulatan ay ganasihan ng Diyos. Sabi natin kanina, at magagamit sa una, pagtuturo sa katotohanan. Ayan. So ang Biblia po, nagtuturo siya ng katotohanan. Ano po? Kaya kung by the reality tayo nagtuturo na hindi totoo o mali, at sino ba yung katotohanan sinasabi natin, di ba? Sabi, Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, kung ang Biblia tinuturo ay si Jesus Christ, ito ay katotohanan. Kaya i-discern po natin ano po yung mga nagtuturo patungkol sa Word of God na hindi si Jesus Christ ang pinataas. Ano po? Ayan, tuturo ng katotohanan. Pagpapabulaan sa maling aral. Ayan. Pag mali ang aral mo, Biblia ang ano sa'yo, di ba po? Ayan. Pagpapabulaan, pag sinabi yung pagpapabulaan, ito yung pinapatunayan mo na talagang mali yung sinasabi ng taong yun. Marami po kasi sa panahon ngayon yung mga tinatawag nating false prophets or false teachers na tuturo po sila ng mali sa mga tao. Kaya, ang Biblia po, kung lagi tayo nagbabasa, dito natin malalaman na ang sinasabi ng taon yun, ay sinasabi ng taon yung totoo. Or sinasabi ng taon yung hindi totoo. Ano po? Okay. Saan pa ginagamit ang Bible? Pagtutuwid sa likong gawain. Kaya pag mababasa natin yung Bible, aray. Diba? Pag tayo gumagawa ng masama, halimbawa, nagsisinungaling tayo. Sinabi ng Bible, ang ama ng sinungaling ay ang Diablo. Or si Diablo ang ama ng kasinungalingan. Aray, parang di ba? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, sa walang katotohanan, di ba? Bible, ang Bible yung nagre-reveal sa atin yung ginagawa natin masasama. Kaya kagamit-gamit po talaga ang Biblia. At pang-apat po is pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ito yung nag-aakay sa atin. Pag sinabi nag-aakay, ito yung nagdadala sa atin doon sa matuwid na pamumuhay. Di ba po, nung tayo po ay kumilala sa Diyos, hindi lang po doon nagtatapos sa ano eh. Yes, tinanggap natin si Jesus Christ. Pero hindi po pwede kapatid na hindi natin aaralin yung Bible. Kasi meron pong mga bagay dito na katuruan ng Diyos na magpapabago po ng buhay natin. Ano po? Hindi po tayo mag-relate.